Ito ang malaking tanong. Pupunta kaya, dadalo kaya itong si Digong sa gagawin na investigasyon ng House of Representatives patungkol dito sa gentleman's agreement? Diba kusapin na ito ka-coffee? Kasi ang Senado, diba, si Rizal Teveros naghain ng resolusyon dyan sa Senado eh, na investigahan itong gentleman's agreement na pinagsasasabi ni Harry Roque. Pero sabi ni Tolentino na isa din sa humahawak sa komite patungkol sa maritime issues natin, huwag nang imbisigahan yan, ayaw nang imbisigahan yan kasi wala naman daw dokumento. Ganyan yung mindset ni Tolentino eh. Wala naman dokumento, wala naman talagang agreement. Eh dito sa House of Representatives, binira na binira ni Digong yan. O yan, mukhang sabi nga eh, may nabasa nga akong articles, no, commentary. Eh mukhang may basbas na ni PBBM yan. Bagamat independent ang Kongreso, no, mukhang magtutuloy-tuloy yung investigasyon dyan sa House of Representatives patungkol dito sa gentleman's agreement na pinasok ni Digong at ni Chinese President Xi Jinping. Ang tanong dyan, a-attend ba itong si Digong dyan sa pagdinig na yan na gagawin sa HOR? Yan ay ang tabayanan natin ka-coffee. Pero for sure, imbitado dyan. Hindi pwedeng mawala dyan si ano, hindi pwedeng mawala dyan si Harry Roque. Nandiyan dyan si Harry Roque. Of course, isa siya sa may ano dyan eh. Isa sa may kapakanan dito ng mga pinagsasabi kung ano-ano ka-coffee na may gentleman's agreement, etc. etc. So, huwag ka mag-alala, Harry Roque. Invited ka dito sa gagawin na investigation na ito ng House of Representatives. Sige, antabay na tayo dyan ka-coffee. Sige, balita ito ka-coffee mula sa Manila Bulletin, no? House Eyes Inquiry on Duterte Xi Gentleman's Agreement. Importante ito eh. Bakit kanyo? Kasi baka may mga policies tayo na kinakailangan mabago. Halimbawa yung pagpasok into agreement. Maninaw naman yun eh, sa konstitusyon natin eh. Si Digong, yung personality niya mismo, kasi magkaiba si Digong at ang gobyerno ng Pilipinas, no? Kahit presidente pa siya, magkaiba yung personality niya at ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi yan iisa. So baka may loophole sa batas natin kasi bakit inaallow ito na papasok ito agreement ang isang presidente na sa ating konstitusyon ay hindi dapat, di ba? Dapat baguhin mo yung konstitusyon na yan kung gusto mong si Digong ang magkaroon ng agreement, no? Diyan sa West Philippine Sea. Kasi pinayagan mga isda sa exclusive economic zone. Eh malinaw na teritoryo natin yan para lang yan sa mga Pilipino. So baka may mga butas sa batas at kinakailangan ka-coffee dito ng investigasyon. So yan yung ka-coffee yung magiging isa sa purpose nitong gagawing investigation dyan sa House of Representatives. Malaman yung mga ano ba ito, mga pagkukulang, mga loopholes ng batas natin para ma-address itong issue na ito. At mabigyan tayo ng liwanag, karapatan natin yung mga Pilipino. Ano ba talaga yung nangyari? Ano talaga yung ginawa ni Digong sa China? Bakit ganyan ka-confident ang China na nagki-claim sila na amin to at meron daw sila pinanghahawakan na agreement? Ganyan ang mindset ng China eh. Bakit ganun? Ano ang ginawa ni Digong? Ano yung promises ni Digong? Diba? For sure meron yan. May mga promises siya na sinabi dyan sa China. Kaya ganyan ka-confident itong China. Sige. Zambales First District Representative Jefferson Kong Han says that a congressional inquiry is in order regarding the alleged gentleman's agreement between former President Duterte and Chinese President Xi Jinping on the West Philippine Sea. Ako, naniniwala ako ka-coffee, merong agreement. No? Meron tong agreement na to at walang dokumento. Verbal agreement lang yan tulad ng una nilang sinasabi ng kampo nila Harry Roque. Pero meron yan ka-coffee. Hindi ganyan maglalakas ang loob ang China eh. Nabubombahin tayo eh ng tubig eh kung wala silang pinangahawakan eh. This as the House Assistant Minority Leader expressed concern over the potential compromise the supposed deal has caused to the Philippines' territory and sovereignty. Si PBBM mismo ang nagsabi dyan eh, na compromise nyo yung teritoryo ng Pilipinas if ever na napumasok kayo into that kind of agreement. The integrity of our nation's sovereignty cannot be subjected to clandestine agreements that undermine the rights of the Filipino people, said Kong Han, a member of the House of so-called Young Guns. Si patatapang dyan ngayon sa House of Representatives. President Marcos had publicly denounced the purported agreement and stated his horror at the notion of such a compromise. Hindi mo talaga masisikmura eh, katakot-takot itong ginawa na ito eh, di ba? Kasi sobrang disadvantageous sa Pilipinas if ever pumasok si Digong into this kind of agreement.
the chief executive worried that the potential ramifications of the supposed Duterte Xi deal on the country's territorial integrity. The alleged pact is widely believed to have given China leverage to shift blame onto the Philippines amid escalating tensions just the West Philippine Sea. This, despite Beijing's aggressive acts in shooing away Philippine vessels from the Philippines' own exclusive economic zone. Sabi nga ni PBBM dyan eh, parang nakakatawa naman na tayo, magpapaalam pa tayo sa China na ito yung gagawin natin sa teritoryo natin, di ba? Obvious naman eh. Maning-mani talaga ito kung ano man yung pinasok ni Digong sa agreement na yan. On Wednesday, Independent Minority Solon and Liberal Party President Albay, First District Representative Edsel Lagman agreed with Marcos that the supposed pact was a big no-no. O yan, yari ka ngayon. Yan, ipatawag yan ka, Coffee. Pag hindi pumunta si Digong, isumpi na din, no? Parang nangyari dyan kay Kibuloy para mapilitan. Kasi ang dami naghihintay ng sagot eh. Si PBB yan nga mismo, nagsalita na eh. Excuse me. Tapos dead ba lang? Di ba? Hindi pwede si Panelo lang magsalita dyan. Isa pa, hindi official yung statement ni Panelo. Sa kanyang programa lang yan, sa radio at sa TV. Di ba? Eh, mamaya, i-deny din nila yan eh. Iba rin talaga yun, ang galing kay Duterte, yung nilagdaan niyang statement, or kumaganda, may oath siya doon sa bibitawan niya na statement, if ever nagagawin yan, dyan sa House of Representatives. Umamin na kayo. Sabi ni PBBM eh, hindi nila tinanong directly si Digong, no? Pero yung mga official ni Digong, tinanong nila, pero hindi sila sinasagot directly. Kung kapaligoy-ligoy, may tinatago ito mga to. Hindi sinasagot ang administrasyon. In fact, pambabastos na yan, di ba? Pambabastos na sa presidente yan at pambabastos na sa bansa natin. Kasi hindi dito kayo, in fact, yung ibang opisyalis si Digong noon, official pa rin ngayon. Inakanin na yung loyalty ninyo. Hindi para nagtatakwil kayo sa Pilipinas, ayaw niyong tulungan si PBBM, ayaw niyong tulungan itong administrasyon na ito para mabigyan ng linaw itong mga issues na to. Para mag-recalibrate tayo ng strategies. Mag-adjust tayo ng strategies kung kinakailangan. Kasi recently, sa nakikita ko, yung ini-implement na strategy ni Gibo Teodoro at ng administrasyon mismo ni PBBM ay effective. Kasi nasisindak itong China eh. Biruin mo. Di ba? Super powerful nasisindak ngayon. Nagbibigay ng statement na kine-question niya. Bakit ganyan? Anong ginagawa niyo? USA, anong ginagawa niyo Japan, Pilipinas? Bakit kayo mag-meet? Itong strategy na ito, in a way, nakurot eh. O na ganun, no? Ang tawag dyan, napitik ang China. Kahit sobrang lakas ang China, napitik. Hindi natin kaya, pero may international community na pumapanig sa atin dahil nasa tamang direksyon tayo. Tama yung ginagawa natin. And they are also questioning itong ginagawa ng China. Kasi hindi lang naman sa atin yan eh. Sa Southeast Asia, marami pang countries na inaagrabyado din ng China. Kumbaga, hindi naman circumstantial, no? Pero madalas nangyayari yan. So parang characteristics na nila yan eh. Mag-agaw sila ng teritoryo eh. Diyan, yan ang panghahawakan na lang natin. Itong suporta ng international community. Kasi tayo, definitely, hindi natin kaya alone. Diba? Pero with the help of other countries, eh magagawa natin yan. Prince Ezekiel Orquero. Oh, good PM Kakofi, watching from Marikina City. Happy viewing po sa inyo. Ma'am Eva Valencia Cabasisi. Oy, aga po ninyo. Yes, ngayon lang po, napaagalan tayo. Pero usually, Kakofi, ang live stream natin ay 10 o'clock tayo, Kakofi. Joel Eustacio, dapat ipatawag din si Harry Mao sa Senado. Definitely, Joel Eustacio, no? If ever lumusot itong resolution ni Rizal Tiveros na investigahan yan, kahit tayo pa ni Tolentino, if ever mag-push through itong resolution na yan at magkaroon ng investigasyon, hindi pwedeng mawala dyan si Harry Roque. Okay? Kasi sa kanya nag-originate itong ano ba to, chismis ba yan? O itong leakage na to, itong pag-amin, no? Pagbubulgar niya kay Digong. Kay Harry Roque nagsimula yan eh. Yan, importante siya dyan. DFA Secretary Alan Peter Cayetano, senador ngayon, at dapat nandiyan din siya. Not as an interrogator ha, hindi dahil senador siya, but as a resource person. Dahil may pananagutan din siya, DFA Secretary siya dyan eh. Yan, ipatawag din yan. Ang representative ng China, definitely, hirap tayo magpadala magpatawag niyan. Pero posible siguro, sulatan itong ambassador ng China na nandito sa Pilipinas. Sabi ni PBBM, nag-request na siya ng meeting dito sa ambassador, pero nasa ibang bansa pa raw eh. Diba? Pero hopefully, pagbalik nila sa 13, babalik na si PBBM mula dyan sa Estados Unidos. Hopefully, pagbalik, magkausap na sila ng ambassador. Kasi gusto ni PBBM, maliwanagan dito eh. Bulag siya sa issue na to eh. Hindi siya na-inform eh. Diba? Sabi ni PBBM, nangumupo kami dyan sa pwesto. Walang nag-turnover. Wala man lang nagsabi na may ganyang agreement. And then, 2 years after, may aamin.
aamin itong si Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement at napulaan sila dyan dahil tila nalaglag niya si Digong, naglilinis ngayon, status quo daw, etc. They are trying to justify yung mga status quo agreement na kuno para malihis doon. Yung agreement dyan, bawal kang magdala ng supply materials dyan sa Union Shoal. Eh, bulok na yung barko na yan eh. Ilang taon na lang yan, alunin na lang yan ka-coffee, masisira na yan eh. In short, in the coming years, mawawala na yung ano natin dyan, yung milepost natin dyan. Diba? Yung BRP Sierra Madre dyan. Kasi pumanyag eh. Itong company ni Digong na huwag na magdala ng supply materials. Arnold Tablang, good evening ka-coffee. Wala na naniniwala kay Harry Mao, puro wento, walang wenta. Meron pa, unti-unti, yung mga DDS na, ewan ko, bulag din ata. Salvi Ibanez, oy, mabuti pa si Judas Iscariote, oy, nakonsensya sa ginawang pagtraidor, kaya nag teeth daw. Balentong talaga itong si Harry Mao, sabi ni Samway Vlog. Exactly. Paibay ba ng sinasabi? Tapos sasabihin si PBBM itong balibalentong. Edgar Velasquez, dapat ipatawag si Roque at Digong at Pomelo. Panelo yan, hindi Pomelo. Brutas. Edgar Velasquez. Definitely, patawag yan ka, Kofi. Atun, maupay nga gabi ha imo, Predes Logonoy, maupay nga gabi ha imo, gihap. Shoutout po sa lahat po ng mga waray na nakikina, nagkikita ha ato niya na magandang gabi po sa inyo. Ben Dover, good morning Sir Kakofi, baka si Tit Butanding ang bangag na nakasinghot ng utot ni Mao Digong. Oy, grabe ha, kabyo. Renny Tumadog, oy, isang troll na naman lumitaw sa mundong ibabaw, mga bayaran, sabi ni Renny Tumadog. Sino yung mga troll na yan, Kakofi, yan, lumitaw na dyan. Naniniwala ako kay Harry, sabi ni Bong Yage. Ayan ako, pasensya ka na sir, pero ako hindi ako naniniwala. Kasi naniniwala siya kay Maharlika eh. Yung dokumento na gawa-gawa eh, na pinasinungalingan na nga ng PDA, naniniwala siya dyan. So, at kita mo naman ang motibo lagi ng mga pinagkagagawa nila eh. Ibagsak itong administrasyon eh, sirain si PBBM. Kahit na maganda na ginagawa si PBBM dyan, eh dahil ang motibo nila ibagsak, mali pa rin. Diba? Kaya wala tayong bilib sa taong ganyan. Arlon Medalia, good evening ka-coffee. Honey Bunch, the burden of not being assigned into office comes the big mouth of Harry Roque na tuya ula Goodman. Exactly, Honey Bunch. Nang una, pansinin ninyo, diba may one-year election ban tayo eh? Appointment ban eh? Diba after ng election? Hindi ka pwede ma-appoint sa position, one year yan eh. And then, kalmado pa si Harry Roque dyan eh. Kalmado pa siya eh. Kasi hoping pa siya na mabibigyan siya ng posisyon sa gabinete ni PBBM. Eh, hindi siya nakakaupo ng nakakuha ng silya dyan. Hindi siya nakakuha ng upuan sa gabinete. In short, hindi siya pinagkatiwalaan. Ayan, unti-unti na siya. Bumanat na siya ng bumanat. Bumira na siya ng bumira. Makikita mo na siya sa prayer rally. Halos every other day, topic niya si PBBM. Sinisira niya si PBBM sa vlog niya. Dahil tinanggal pa yung asawa niya, di ba, sa pag-ibig. Ayan na, all out na, nagdeklara na ito ng all out war sa kay PBBM. At yan, naniwala na siya sa mga bumabanat din kay PBBM, yung grupo nila Maharlika, yan, nagsama-sama na sila, sila Glenn Chong, si Attorney Vito Rodriguez, nangangampanya na. Diba? Para pagsapit ng eleksyon sa 2025, medyo mabango na sila. Nag-iikot na sila eh. Ginagamit nila yung pera ni Kibuloy sa mga prayer rally. Diba? Prayer rally kunyari, supposedly that's for Kibuloy, no? Ipagdasal si Kibuloy, pero napupunta sa kampanya at paninira kay PBBM. Kung maganda yung credentials ninyo, kung confident kayo sa credentials ninyo, hindi nyo na magagawang manira pa. I-promote nyo yung sarili nyo. Ito yung mga nagawa ko, ito yung mga plano kong gawin, ito yung kakayahan ko, ito yung kaya kong gawin, ito yung kaya kong i-offer sa Pilipinas. Eh, negative campaigning kayo eh, bad mouthing eh. Ito si PBBM, ito si PBBM, ito negatibo, ito ganyan, ganyan, ganyan. Asa yung sarili nyo? Hindi man ibig sabihin na pag nasira nyo ang administration, ibuboto na namin kayo. Mali kayo ng strategy dyan. Edgar Sergio Olano, ako, ka-coffee si Judas, nag-teat daw. Baka mag-teat rin ang nag-Judas sa ating bansa. Abangan natin. Tingnan natin yan. Love Wish, good evening sa'yo. Kailangan ikulong si Roque at Maharlika, Ken 48. Isa pa yan, maraming kaso naman si Maharlika. Tapos paniwalaan mo pa rin. Tanggalan mo si Roque, komunista yan, Roque, sabi ni Clarito Valdez. Eric Santos, nang umulan ang kasinungalingan sa bansa, sinalo lahat ni Roque. Malamang, ka-coffee.
Kaya walang tigil ang kakabanat eh. Jerry Mozo, maraming tayo doon sa Pilipinas. Sabi nga ni PBBM sa speech niya sa Bataan eh, may mga kalaban tayo within, di ba? Hindi sa labas lang, nandito mismo sa loob. Huwag sa Senado, mas maigi sa Congress ang pagdinig, sabi ni Mel Reyes. Ako agree, Mel Reyes. Kasi infiltrated yung Senado eh. Ang Senado, marami dyan, mga pro-Duterte, nandiyan-dyan pa rin eh. Quiet lang yan, ka-coffee. Even si Kibuloy nga, di ba? Pinagtatanggol nila eh. Malinaw na may pagkukulang si Kibuloy eh. Pinagtatanggol nila. Ano pa to si Digong? Eh, nagluklok sa kanila yan dyan. Di ba? Okay pa sa House of Representatives. Eh, kaya nila harapin si Digong, di ba? Nagawa nilang labanan si Digong nang sabihan sila na most threatened government institution ng House of Representatives. Abay, di nagpatigil ang House of Representatives dyan. Naglabas sila ng unified statement. Kahit magkakaiba sila ng partido, unified statement ang nilabas nila. At kino-call out nila yung statement na yan ni Digong. In short, my guts. Maria Linda Alcaraz, maupay nila ka-coffee, putulan ng mga dila yung mga makapili, sabi ni Maria. E da, maparusahan din yan. Rene Bobila, si Roque Butete, malapit na ma-high blood yan, sabi ni Rene. Jed Tadeha, buti pala hindi nanalo yung si Roque, binoto ko pa naman kasi akala ko matino yan. Jed Tadeha, parehas tayo eh. Binoto ko rin yan, actually, kinampanya ko pa nga yan eh. Di ba, na-interview ko pa yan, dalawang beses ko na-interview yan eh. Pinuntahan ko pa yan dyan sa Pasay eh. Di ba, in-interview ko yan eh. Kasi may common friend kami eh. Kasi, naniniwala ako, kasi grabe siya, di ba? Mabuka eh. Sa speeches niya, sa campaign rally eh. Todo tanggol siya kay PBBM. Ang main argument niya dyan, kasi ang pinupulaan kay PBBM, yung kasalanan ng ama ay kasalanan ng anak. Sabi niya ni Roque, no, yung kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Yan lagi niyang argument eh. At sinek niya raw lahat, wala daw record si PBBM. Walang kaso, etc., etc. Ganyan siya magtanggol noon, kasi hoping siya mananalo siya. Or kung matalo man siya, mabigyan siya ng posisyon, natay lang siya ng isang taon. Eh nakilala siya, nahubaran siya. Ito pala yung personality niya, balimbing, di ba? Nag-iiba pala ng kulay, parang ahas, di ba? Ito, ganito siya. Eh kung dito siya makikinabang, mag-change siya ng damit. Lady in Red, ay Kaloyal, shoutout po sa inyo. Wala si Pam Carclea ngayon. Ha? Lady in Red, Kaloyal, happy viewing po sa inyo. Kay Rego Adventure, di ko binoto yan, alam ko ang hasang niyan, kulay violet. Eh, marami na budol eh. Tapos confident pa sila na mananalo ka coffee. Mananalo siya sa 2025. Hindi na. Walang chance. Kasi nung 2022, binoto siya. Sinuporta siya ng mga Duterte. Sinuporta siya ng mga loyalista. Nakalusot ba sa Magic 12? Hindi, di ba? Magic 15, di nga siya pumasok eh. Ano bang pang, ano siya, pang 17? Eh, ano pa ngayon? Wala na yung mga loyalista. Makalusot pa kaya siya? Eh, di ba double effort siya? Eh, mga kasama niya sa trabaho din, eh, galit din sa kanya, di ba? Dahil sa tabil ng dila, di ba rin makisama? Paano yan? Pakitang tao lang talaga. Rukawa, thank you, Harry Roque, dahil sa iyo, bumabagsak na mga Duterte. Yun. Agree. Rukawa, no? Yan ang anay sa Duterte din. Biruin mo, di ba? Kaya, inaaway na rin siya ng mga kakapinidigong, eh. Kasi kung ano-ano sinasabi, pinapahamak niya yung mga boss niya eh. Noong party list congressman yan, ang kabayan party list, anti-Duterte din niya noon. Rego Adventure, exactly. No, paiba-iba ng prinsipyo yan eh. Kung ngayon, nag-iiba ng kulay si Roque, sabi ni Obito o Chiha. Ayan, tandaan no, markado na yan ka-coffee. Markado na yan sa 2025. Molly Ting Du is watching. Raymond Drevilla, happy viewing sa inyo. Diyan sa Facebook, no? Kay Mianian Aquino, kay Ellen Conde, shoutout po sa inyo ka-coffee. Nakikinig po dyan sa Facebook, no? Ka-coffee, wala nang credibility si BABOY. Bawot. Dapat literally niya, chismoso, sabi ni. Hoy, cambio! Baby Annalyn Mokho. Hoy, bibig ni Roque parang puwet ng manok, ha? Kahit itlog kakasya, eh, kakadaldan eh. Bla 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 bla. Masira si PBBM. Yan ang goal ng mga yan. Anyway, sige. Yung mga katutok sa atin, happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Yan, attendance, check muna tayo. Pa-like lang po ng video na yan. Sa mga hindi pa nakapag-attendance, please like lang po ng video. At kung nasa YouTube kayo at hindi pa kayo nakasubscribe, please click lang po yung subscribe. At kung nasa Facebook po kayo, yan, marami nakikinig sa atin sa Facebook kayo. Ma'am Olive Lopez, happy viewing po sa inyo. At kay Mother R, thank you ma'am, happy viewing din po sa inyo.
At so yun na lang po, like and follow po sa Facebook. At i-like lang po yung video niya sa mga hindi pa po naka-follow sa atin. Sige, kuha na ng kape. Move on tayo kay Kobe sa ating next topic.